At kumusayin naman natin ang water level sa ating mga dam at ang epekto ng bagyong Egay sa ating mga irigasyon. Baka kausap natin kayo si Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration. Engineer, magandang araw. Ay, magandang araw po, sir. Magandang araw po sa mga tagapakinig. Opo, punong-puno na ba ang ating mga dam ngayon, sir? Oo, na pinapangasiwa ngayon ng NIA matapos ang bagyong Egay? Yung iba po, sir, pero itong Pantabangan at saka Magat, hindi pa ho tayo kontento sa laman niya, no? Malayo pa yung spilling level. So, pero malakas naman po yung ano, yung inflow ng tubig. So, nakakaan po natin tataas pa. Opo. Wala bang ulan doon nung kasagsagan ng bagyong Egay? Doon sa mga dams na binanggit nito? Meron din, sir, pero siyempre malalaking dam po itong mga to. Okay. In fact, dito mo makikita yung importansya ng ganitong dam. Ano po? Dahil kahit malakas ang ulan, hindi yung nagkakaroon ng flash flood. Kasi nga naipipon dito sa ating mga dams. Pero yung mga dams nating diversion dam lamang, yung mga maliliit, ay nagkaroon nga po ng baha sa mga area na yon. So, diyan mo ma-appreciate kung gaano kaganda itong mga high dams na tinatawag po natin. Opo. May binuksan na gate ang mga dams sa ilalim ng NIA? O may nakatakda bang buksan na gate sa alinmang dam? Yang ipo, sir. Yan ipo dam na bukas po sila. And of course, dadaanan niya yung ating Bustos dam. So magbubukas din po sila. Pero yung mga malalaking dams po natin ay hindi po nagbubukas ng gate, sir. Nagpupuno pa po sila. Malayo pa po sa spilling level yung Angat. Yung Angat, saka yung Angat, Pantabangan, saka Magat. Opo. May paparating na naman na bagyo. In fact, bagyo na. Bumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Kapag ito'y magdadala ng hanging habagat, hopefully dito magla-landfall, malaking tulong ba ito na mapunan yung mga tubig pa sa ating mga dams? Engineer? Yes, sir. Talagang malaking tulong po yan. At hindi ko tayo matatakot na magkaroon nga ng flash-flash kasi nga hindi pa napupuno itong mga dam natin. So, ang ibig ko lamang kung gusto ko lang pong bigyan ng info dito na kung may mga ganito po tayong high dam sa lahat sana ng ating 18 major river basins ay hindi ko tayo masyado nagkakaroon ng problema sa baha pagka La Niña at meron tayong nagamit ito pag El Niño. So talaga hong malaking bagay po. Ano po ang epekto ng bagyong Egay naman sa ating mga irigasyon? Posible bang taasan ang alokasyon sa mga irigasyon matapos ang bagyo? Ang worry ko lamang po, sir, is yung wala kasing calamity fund ang NIA, yung QRF natin. Nire-request pa po namin ito sa OCD. Napakatagal po ang proseso. So ipapakiusap ko po sa Kongreso na kung pwede, bigyan na kami kagad ng... kasi ano pang silbi na tinawag mong quick response fund kung hindi mo naman mapagawa din kagad. Tulad po ngayon, may nasira po kaming river irrigation system dito sa Ilocos Norte. Yung Labugaon Reef, 1,000 hectares po ang ano na ito. Siyempre, wala naman pong calamity fund ang NIA. So, problema namin ngayon, i-request pa namin sa mga kinaukulan. Siyempre, it takes time po, sir. Ang maganda sana, kung may quick response kami, kinabukasan, pwede ka nang magpagawa. Yun po ang kaibahan. Gaano kasapat ang supply ng tubig sa ngayon, engineer, na nakatuon sa ating irigasyon matapos ang... pag-agupit, pananalasyon ng bagyong Egay. Pananalasyon ng bagyong Egay, ano ang magiging epekto naman sa ating supply ng tubig? Well, sir, again, umaasa tayo kasi sabi naman ng pag-asa bago magkaroon ng El Niño, pag-uulan muna ang mag-uulan. Eh kung mapuno natin yung mga dams, palagay ko'y mas mapapaganda po dahil na alam naman natin pagka maaraw, mataas ang yield ng ating mga palayan as long as may patubig. Pero nakahanda naman po kami, sir. May mga measures po tayo nakahanda dyan na kung paano natin haharapin itong El Niño. At saka ang ginawa ng ating Pangulo is whole of government approach itong mangyayari. Opo. Okay. Ano naman po ang paghahanda ng NIA dito sa isa pang sama ng panahon? Kung hindi ako nagkakamali, ang bagyo ito ay ipinangalang Bagyong Falcon na pag-asa. Ano po ang paghahanda ginagawa po ninyo? NIA? Well,
nandiyan na po yung ating mga ang talagang first line of defense natin diyan sa yung ating mga dams. Ano po, yung ating yung mga tinitingnan namin na talaga napupuno na. Ang feeling ko sa kanila magbukas tayo ng gates po para kahit pa paano hindi magkakaroon ng flash flood pag dumating na yung bagyo na po. So anyway, nakahanda naman po ang niya, sir. Lamang, sana nga mas marami tayong nagiging makulit na ako, pero sana mas marami tayong high dams para mas panatag po kami. Opo, okay. Mensahe na lang po at paalala sa ating mga kababayan, engineer. Well, mag-iingat po tayo. Ang maganda naman po ngayon, sir, is that halos karamihan ng ating mga palae nasa vegetative space pa. Hindi pa na namumunga, so hindi pa masyado affected ito pagka may bagyo. So mag-ingat lamang po tayo. At maghanda ko sa paparating na naman ng pagyo. Maraming salamat po, sir. Thank you, Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration.